Hello guys, this is Optimistic Me TV and welcome back to my channel. So kung bago ka pa nga lang po sa aking channel, ay itap mo na yung subscribe button, pati na rin po yung notification bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos dahil dito sa channel na to ay nagsishare po ako ng mga ideas on how to make money online gamit lamang po ang inyong mga mobile phones. So for today's video guys ay pag-uusapan natin yung Unity Cash dahil medyo umuugong po siya ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. So ano nga ba itong Unity Cash? Scam nga ba siya o legit? So dito sa video natin ay ipapaliwanag ko sa inyo kung scam nga ba o legit itong Unity Cash. Ang Unity Cash po ay isang online platform na kung saan dalawa po yung ano nila, platform nila na pwede kang kumita. Yun po ay yung Messenger and yung website. So meron silang Messenger, meron din silang website. Then nag-offer din po sila nung UC 150 and UC 300. So depende po yun, yung package na yun. Pero both po siya na Unity Cash. So sino nga ba ang CEO ng Unity Cash? Ang CEO po ng Unity Cash ay nagngangalang William Isaac Perez. So as what you can see sa mga screen nyo, ganito po yung gagawin sa Unity Cash. Para lang po siyang Wealthness Global, gagayahin nyo po yung captcha na nakikita nyo. And then, ayan, kada captcha may katumbas na dollar. So, kada correct answer, meron po siyang katumbas na $0.00000031. Ang time interval naman po niya ay 8 seconds daw. Pero when I counted, ang time interval niya guys ay naglalast ng 30 seconds, 20 to 30 seconds. Kada captcha yun guys. Pagdating naman sa messenger nila, ang nasa messenger bot nila guys is yung math solving nila. So dalawa, gaya ng sinabi ko kanina, website and bot po itong Unity Cash. So, ano nga ba yung dahilan? Bakit umuugong ito ngayon sa social media? Bakit talk of the media itong Unity Cash? So, just this morning guys, ay nakita ko po sa Facebook na nag-announce po yung kanilang activator or yung tinatawag nating code seller na wala na nga daw po itong Unity Cash. Unfortunately, sila po ay na-block na daw po nitong CEO na si William Isaac Perez. Again guys, hindi po ako naninira, no. I'm just stating the fact para po ma-aware po yung public dito sa modus ng William Isaac Perez, yung CEO po ng company na yon ng Unity Cash. Unfortunately, hindi na po gumagana yung Facebook niya. At naka-deactivate na po siguro yung Facebook niya. And then, tinangay niya na po lahat ng pay-ins ng mga members niya. And accordingly to the activator na nababasa ko lang din sa Facebook, is ang CEO ang may hawak ng mga payout sa mga members. So, yung mga members po ngayon na magpe-payout sana ay hindi na naka-receive ng payout. So, ayan guys, isa na naman po ito sa mga Scampany. Yan nga yung sinasabi ko po sa inyo. Huwag po kayong sasali sa mga Scampany. Paano nga ba natin malalaman na Scampany ang isang company? Unang-una, dahil online po ngayon. So, guys, online job po ang pinag-uusapan natin. Unang-una, huwag na kayong sumali sa mga messenger bots. Bakit? Anong meron sa messenger bot? Bakit hindi kami sasali? So, ang meron po sa messenger bot ay madali lang po ma-report yan. Once na nireport na po yung mga messenger bots ng mga company na yan, ayun, mawawala na lang bigla yung mga CEO. Sasabihin nila na yung iba, mga sasabihin pa nila is dahil sa internet connection or dahil na-block na sila ng ganito, na-block na sila ng ganyan. So, ayun guys, wala na yung messenger bot nila. Ikalawa, hindi basehan ang DTI permit para po mag-invest kayo sa isang bagay. Para po mag-invest kayo sa isang company, kailangan po nila na maging registered sa SEC. Kung hindi po sila registered sa SEC, huwag na huwag po kayong magbibigay ng investment. Ikatlo, yung mga messenger bot company na yan na nakikita nyo sa Facebook, maliit na company lang yan, DTI lang ang hawak.
So wala po yan silang mga products, guys. Wala silang binibentang products. Doon po kayo sa mga company na kung saan matagal na ngang company, meron pa po silang mga products. So bakit natin kailangan sumali doon sa may mga products na company? Kailangan po natin sumali doon, o dapat doon tayo sumali sa may mga products na company para po yung pay, ano natin, yung pera natin o yung pay-ins natin umiikot, syempre. Dahil kung mag-i-invest ka po doon sa walang product, like yung mga messenger bots na yan, 101% po hindi iikot ang pera nyo. So yung pera nyo, yung kung anong kinikita po ng mga upliners, mga code sellers nila dyan sa mga walang products na company na yan, sa kanila lang po napupunta yan. So kung wala na nagpe-pay in sa kanila, wala na po silang pang pe-pay out. Ang resulta, ayun, tumatakbo na sila. Kinukuha na nila yung mga pay-ins ng mga tao. Then, too good to be true po yung mga post ng mga ibang upliners, no? Alam naman nila na scam po yung mga messenger bots na yan. Doon pa po sila nag-a-advertise. Ang masama po doon, yung mga tao is naniniwala dahil affordable po yung mga messenger bots. Unang-una, messenger yun. Pwedeng naka-free data ka lang. Ikalawa, mura lang po yung pay-ins nila. Nagre-range na. Meron yung iba, nakita ko po, may 20 pesos pa. Ayun, ilang months pa lang, wala na, buwag na po o sunog na yung company na yun. So ayun, marami na naman pong mga nagra-rant na na-scam po sila ng isang company. Tumatakbo yung CEO. Ayan, napag-usapan natin yung CEO. So dapat kung sasali ka po sa isang company, make sure na visible po ang CEO at active po ang CEO sa social media. Dahil social media na nga lang po tayo kumakapit. Tapos hindi pa po tayo magre-research. So bago kayo sumali sa isang company, make sure na visible po yung CEO. Sa mga screen nyo guys, is nakikita nyo po yung, ayan, messenger bot nila. So ipinapakita ko lang po sa inyo yung mga anong pwedeng gawin sa Unity Cash. Pero baliwala na po yan guys, dahil scam na nga po yung company ng Unity Cash. Huwag na po kayong sasali. If ever po na may mag-o-offer sa inyo ng mga bots, huwag na po kayong sasali sa mga bots. Mabuti pa sumali kayo dun sa may mga website na matatagal na po. Kumbaga, na-establish na po sila at marami na silang members at still nagpe-pay out pa po sila. So, ano ang bottom line ng video natin na to? So, ang bottom line po ng video natin na to is huwag na po kayong sumali sa mga bagay na hindi nyo po kayang i-take risk. Kagaya ng mga ganitong bagay. Ikalawa, huwag po kayong sumali sa mga bagay na hindi nyo po alam ang kalalabasan. Buti sana kung libre po ito, naglabas po kayo ng pera. So yung pera nyo, hindi po bato yan, dapat pahalagahan nyo yan, yung pera nyo. Dapat po mag-invest kayo sa company na established na. Yung company na maraming permits, hindi yung DTI permit lang ang hawak. Dahil kahit ako guys, ngayong araw na to, pwede po akong mag-register sa DTI at pwede ko pong makuha yung DTI permit ko. And lastly, huwag po kayong magpapadala sa emosyon nyo dahil nakita nyo maraming naka-payout dito. Ganun na din po yung inyong kikitain. So, ito last tip ko sa inyo guys dito sa video na to. Kung sasali man po kayo sa mga online jobs na nakikita nyo sa Facebook, make sure na na-research nyo na mabuti yung company at hindi kayo magpapascam sa mga tao. Kasi meron din guys na may mga uplines din po na mga peking uplines. Hindi ko po nila lahat ha, dahil upline po ako. Marami rin pong peking upline sa Facebook. Alam na nilang scam yung mga company na ina-endorse nila o ina-advertise nila. Ayun, tumatanggap pa rin po sila ng pay-in. Ang kawawa po yung mga downlines nila na nag-pay-in po sa company na scam na yun. At meron din po mga kumakalat na mga nagpapanggap na upline, no? Ginagamit yung pangalan ng legit na company and then, ayun, binablock ka na after mo mag-send ng payment sa kanila. So, make sure guys na mag-research muna kayo. Huwag kayo magpapadala sa emosyon nyo dahil nakita nyo na maraming pera ang nakapost sa kanilang mga post, ay sasali ka na agad. So, make sure mag-research ka muna bago ka sumali. At kung gusto mo sumali sa isang legit na company, ay i-PM mo yung page ko na ilalagay ko yung link sa description box below. So hanggang dito lang naman po muna tayo guys. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa aking vlog. Again, thank you for watching.